Hi, good morning everyone. Ganda ng araw ngayon kasi patapos na yung summer. So dito tayo ngayon sa Dubai at syempre dahil weekend ngayon, gagala tayo. Punta tayo ng Ras Al Khaimah. Wow! So sa mga hindi nakakaalam, yung Ras Al Khaimah is part ng Seven Emirates. So maliban sa Dubai, may Ras Al Khaimah din at iba pang mga parte ng Emirates. At ngayon andito tayo sa maliit nating kusina. Maliit na kusina. So, magluluto tayo. Siyempre, babaon tayo, di ba? Budget meal pa din kahit ano. Kahit nagta-travel. Ngayon, budgeting is life. So, magana ako. Luluto akong hotdog, maling, at syempre, yung pinakamalupit nating rice. So, sige, luto muna ako. I'll be right back. A few moments later. Ayun mga pre, luto na yung baon natin. Ayan, umuusok pa oh. Fresh na fresh from the stone. At syempre, dahil nagkalat tayo, at syempre, kung sa classroom may batas, syempre sa condo may batas din, di ba? Huwag ka lang magdala ng foods, baka ikaw ay mabugbog. Siyempre, linis time. Clean as you go. A few moments later. Ayun mga pre. Tapos na yung mission natin dito sa kusina. So, baka may magtatanong dyan kung bakit meron tayong batas na clay go. Kasi siyempre, hindi lang tayo yung gumagamit ng ng kusina na to, may mga kasamahan din tayo. So, kailangan natin silang respeto, di ba? Alam nga naman pag sila na yung gumamit ang dugyot na ng kusina, di ba? So, kaway-kaway diyan sa mga hindi marunong maglinis. So, ayan, ayos naman so far. Ayan, malinis na, di ba? So, kailangan lang natin ng respeto. Respetuhin din natin yung mga, yung iba pang tao na gumagamit sa, sa kusina. So, yun. Tapos na yung mission natin sa kusina. Ngayon, maliligo na ako at tayo ay gogora na. So, mga pre, see you later. A few moments later. Yan mga pre, ready na tayo. Naantay na lang natin si si Mrs. Nakaligo na ako, nakaluto na ako, hindi pa rin tapos magbihis. Antay lang tayo konti. Alis na tayo maya-maya. One eternity later. Yan, finally, we're leaving. Bili muna tayong drinks. So sa baba ng building may may grocery store.
rin ng ano, ng drinks. Punta na tayo sa parking. So mga pre, dumating na tayo dito sa ano, Ras Al Khaimah. So after 1 hour drive, tambay muna tayo dito sa ano, syempre sa first stop natin. So dito tayo sa ano, public beach ng ano, Ras Al Khaimah. So medyo ano, medyo relaxing at wala masyadong tao. Tingnan niyo yung background. Ayos ba? So, public beach lang to. Sobrang ganda. Dito sa ano, kinatatayuan ko ang daming ano, ang daming isda. Tingnan nyo. Diba ang daming isda. Lipat tayo sa ano, sa area na yun. Yung nasa ano, nasa dulo. Lipat tayo dyan mamaya. So buti na lang talaga ano, patapos na yung summer dito. Ano, nasa 34 degrees tayo. So papunta ng ano, bababa pa yan kasi malapit nang mag-winter. Sakto lang yung punta natin dito, hindi sobrang init. Tsaka ano, mahangin. So ayun na mga pre, puntahan natin yung dulo para makita natin yung ano, kung anong view meron dun. Tama to si ano, si Kuya nag-iimo. Iniisip niya ata yung ano, yung shota niya, yung maingay.
So umalis na tayo dun sa ano, sa pinipwestohan natin kanina kasi we got company. May mga ano na din, may mga tao na sumunod. So hindi tayo pwedeng ano, pakumpiyansa, social distancing. Safety first, 'di ba? Sobrang relaxing nung ano, nung hangin. Sarap tumambay. Kung mapapansin niyo mga pre, ano, white sand sila dito. Sa mga hindi nakakaalam, ano lang 'to, man-made. So for ano, for tourism purposes. So yung buhangin na ano, na quality na ginagamit nila dito para din tong sa ano, yung sa Manila Bay. So yan yung ating pareho lang yung ano, ginagamit nila dito. Relax muna tayo. Sobrang ano, sarap ng hangin. Medyo malamig. Tapos maganda yung view. So sulit. Tayo sa ano ngayon, Jebel Lafitte. Oh, Jebel Lafitte. Oh, sa Ratagano. Yan. Tambay ulit tayo dito. Ilang oras. Okay. Camera siya itong ano, itong kasama ko.
Camera siya eh. Uwi na kami kasi hapon na. Tsaka may bibiling kaming alak. Okay, thanks guys. See you later.